Nung tawagin ay honor and shame. Honorable. Honor and shame. Pinag-uusapan natin Mediterranean. Pag sinabi yung Mediterranean, ito is somewhere in East. May kultura sila dyan tungkol sa pamilya. At yung ibinigay ng Diyos kay Moses para sa paraan ng pagsuwelo, pagtuturo sa mga anak, nakabitin dyan. Okay, basahin natin. Chapter 21. Verse 7. Paano manilig? Buksan niyo ang Bible, Joanna, David, magbukas ka ng Bible, magpito. Sa inyo po dyan, malayo. Buksan niyo po ang cellphone para makita nito. Makita natin. Deuteronomy chapter 21. This is a law of execution. Sister Nick, anong verse? 21-22. Sabi dito sa English, ako na muna. And if a man had committed a sin worthy of death, he be to be put to death and thou hang him. 21-21. Dito maganda simula, verse 18. Simulan ko sa 18. Tama, 18. Maganda. Romans 21, chapter 21, verse 18. Kung ang isang lalaki ay may matigas na loob at mapanghimagsik na anak, ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama o ng tinig ng kanyang ina. Yes. Bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila. 19. Then, ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina. Sibig niyo, ha? At dadalhin sa mga matanda sa kanilang bayan. Yun. At sa pinto ang bayan ng kanilang buo. 20. At kanilang sasakpilin sa matanda sa kanilang bayan. Itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik. Na ayaw niyang bingin ang aming tinig. Siya ay may masamang pamumuhay at manglalasing. 21. Babatuin siya ng mga bato ng lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya ay mamatay. Bando, child abuse. Kayon may aalisin ang kasamaan sa gitna mo at maririnig ng buong Israel at matatakot. Ayun. Parang matanda na yung pastor, manlalasing. So, makita natin, di ba? Ito, last night of 22. Hindi, ano yan? Nasa mga stages yan, ano? Alam ka na nasasakot yan sa loob niya, ano? Bata pa na si Gio. Bata pa yan? Teenager. Kung ang isang lalaki ay nagkasala ng kasalanan ng marapat sa kamatay, siya papatay at yung ibigin siya sa isang punong pa. Ngayon, yan ang sinasabi ko ng Mediterranean culture. Ibig sabihin, sa panahon ni Moses, nang binigay ang utusan, kailangan pakihintig ang kautusan tungkol sa loob ng isang bayan. Yes. Ako nyo? Isipin nyo ha, ano yung kasalanan ng bilanilyong ito? Stubborn. Pag sinabi stubborn, it is a sin of rebellious. Isang kasalanan na rebellious, sa magulang. An act of sin. Kapinti yun. Ang kwento sa tip sinabi sa binasa sa magulang din. Mismo ang magulang nagsabi at itakaw niyan. Walang ginawa kundi kumain. Glutinous. Bakit George? Glutinous ba? Sinabi ba yan? Hindi kaya brother walang glutinous na
sabi. Ito yung tribe of Israel na yan, yung parang buong Israel na yan. Kasi nung panahon niya, parang buong nasasakupan ng ano niya, tribu eh. Yung ganun yun. So, iba yung... Ibang side. Ano verse? Verse 20, basahin mo. Okay. Tignan mo, dahil yung ribing itong nanay. 22. Nanay, parang nanay ito eh. Baka, nanay daw ako basahin mo. Laki na lang tatay. Sige, pwede. Okay. Ito. Ano ba? Taka yan. Sige, sister, pangibasa ko. 21 verse 20. Hindi, makinig na mabuti ha. 21 verse 20. At kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik na ayaw niyang tinggin ang aming tinig. Siya'y may masamang pamumuhay at manglalasi. Sa 21, sa 21, sa 21. Sa English, meron dulo. At babatuhin. Sa verse 20, meron nga sabi dito. Sa dulo. This is our son, this is our boy. Our boy. Sa English. In Gluton Bar. Ang ibig sabihin ng gluton, matakaw yan. Wala ang ginawa kung ikain ng kain, kain ng kain. Walang sinabi sa Tagalog. Wala. Iba't translation pa. Sa Tagalog. Ibang ay nakulangan sa Tagalog. Tama? Hindi, iba lang po. Ang sabi, ikihayag nung magulang, masamang pang itong anak namin, ganito ang ganito yung stubborn na, rebellious, drunkard pa. Sino nagbibig sa kanya? Binibig siya ng mga magulang. Sige yan ha, inampot siya at hinina siya, inalatkan siya papunta sa elders. At sinabi doon sa harapan ng elders na itong anak namin ay ganito. Sige yan ha, iniharap yun. Bakit yun na alin pinapakita ng Biblia? Mahalaga sa kanila yung honor and shame. Ibig sabihin, nung unang panahon sa panahon ni Moses, bawal magpakita ng kahihiyan na hindi sumusunod ang anak ng family. Okay? Tama? Honor your father and mother. Which is ano yun? Sabi, Panginoong utos. Hindi pwede, hindi nila susundin. Para ano? Bumaba ang kanilang buhay kung sila'y gagalang under by the law. Sila ay gagalang sa kanilang magulang, hindi sila makakatulad ng ama. So, mahalaga sa kanila yung kaya pa lamang haba ang buhay. Kahihiyan ba? Kapag may anak, sinabi sa farmers, di ba? Magiging kahihiyan ng isang ina kung ang katak niya ay ganito. Sinabi ng proverb siya, shame. Magdadala ng hiya sa ina kung ang bata ay gumagawa ng hindi maganda. Bakit? Papa. Kasi, pangabot ng... Sino ba ang magulang yan? Ganyan yun eh. Salamin ko. Sino ba ang anak? Sino ba? Eh, ganito ba ang anak to? Salamin lang. May ganyan pa tayo sa panahon ng ating mga ninuno? Meron. May ganyan? May ganun. Ako na upunta ko yan. Kasi yung anak ka. Yung araw-araw yung medyo matanda na elder. Kasi yung anak ka. Mga Kastila. Naranasan niyo ba hindi? Naranasan niyo, di ba? So, totoo talaga. Pero nga'y wala. Panahon na yun. Pinapapayang wala na. Na may ganyan. Kung iisipin niyo, isipin niyo. Anak nila yun. Binalang inalagkat doon sa harapan ng elders para ano? Harapan na yun. Ano yung naiintindihan natin? Ganon kahalaga ang moral. Ganon kahalaga ang salita. Para sinusunod pa rin ang Muslim yan. If you disobey the word of God, pag dinisobey nila ang utos ng magulang na siyang utos ng Diyos, para nilang dinisobey ng Diyos. Pinayaman magulang mo. Nang... Kaya honor your father, your mother, to the Lord. Pinayaman. So kung may anak na hindi sumusunod sa utos ng Panginoon, nilapastanan din nila ang Diyos dahil bilang magulang. Ano ba yung role ng magulang? Ano yung kanilang ginagampanan sa lupa? Para sila ang representative ng Diyos. You be our parents, ang representative of God. Agree kayo?
Kaya tayo naging magulang, tayo ang representative ng Diyos. Kung ano yung utos niya, tayo ang magpapatupad. Amen. Ikaso ba dito na bago ang mundo, na bago ang batas? Gumawa na kasi ang bakas, gumasi na ng bakas na binago ang prinsipyo ng Biblia. Kaya may anak tayong ganito. Kaya kung pumakampi tayo sa batas ng sanglibutan, hindi sinasakayunan ng batas ng kasulatan. Hindi naman hindi sumakayon doon. Ano ba yung ginawa ng batas? Bawal mong baluin ang anak ko. Bawal mong saktang tahin. Bawal mong magsalitaan. Di ba? So, ano nangyari? Kung walang disiplina ang bata, lalaki siyang ganun. Tapos pag gumawa ng kaso, sino? Mananagot? Magulang. Hindi na gumalo. Maraming mga pastor, dinadala ng authority. Di ba? Kasi yung mga teacher na yun, kahit sa paghawak ng state, ingat sila eh. Oh, dati ang teacher. Dati ang teacher, nananaki, nagigigot, nangungurot sa singit, nangungurot sa kinira. Ngayon, meron pa ba? Wala na. Once na dinanyan mo yung estudyante mo at nireklamo ka, tanggal ang lisensya mo. Kasi bakit? May bakas eh. Punishment. Kaya takot na yun ng mga teacher, hindi nila magawa. Pero may teacher naman tapang. Inataya nila yung lisensya nila. Kasi sinumpaan nila tungkulin ang bata, kailangan maswerto talaga nila. Kaya kasi sa teacher eh. Okay, ang tanong ko na lang ganito. Yung bang law of execution, tanong ko sa inyo na bago hindi? Bago. Binago ba yan sa panahon natin hindi? Binago. Hindi. Hindi, spiritual. Hindi binago to. Pag sinabi kong hindi binago, yung paraan na meron nun, hindi ganon. Pero, meron bang pagpatay sa kasalanan ng anak natin? Meron. Hindi. Literal ko lang doon. We are under by the grace. We need to say, ang ginagawa natin under the New Testament is continuation of what we have in the Old Testament. Hindi ito bago. Ibig sabihin, progression lang ito ng spirituality. Paano mo ibababurin yung patayin ng Deuteronomy 21 years? Yes. Kung sa spiritual. Di ba meron tayong training? Yung bagay na pagpatay doon sa mga nakikita natin meron sa ating anak, it's by force of training. Ibig sabihin, kung pinapatupad mo ang ini-implement mo, ang kautusan sa loob ng iyong tahanan, dyan sila pinapatay sa loob. Kanilito, nawala na authority ng magulang. Nadali na sa judgment. Tanong ni Sister Lisa, paano kung hindi na sumusunod yung anak mo sa iyo? Kaya na, ang ano na lang, ang wala natin dyan. Admonition na lang. Kasi, nadalhin sa elders. Babatuhin. Eh, kayo ang magpaparusa. Kaya naman, batuhan. Batuhin ng elder. Meron kang stone to them? Uhubugin. Meron? Meron. Spiritual. Paparulo nga sa elder. Yung magulang natin sa elder. Ng training at yung mga nilalapat nating mga words sa kita na dapat nilang marinig at matutunan. That is equivalent of stone. Ano yung pinapatay? Yung kasalanan na nandun nakatira ngayon sa bata, sa anak natin. Pinapatunan natin yan. Kaya hindi natin pwedeng kampihan yung mali na meron sila. It is dishonor to God. It is dishonor to parents. Kaya nga mas mabigat na kasi hindi sa ay na yung magulang ito. Yung pambato niya sa akin. Kaya mas mabigat na yun. E paano yung pastor magulang? Ayaw nga pambato yung magulang. So, ang problema ngayon, ano, hindi mo na mailapak. Kasi may parents na talagang weak by assertion. Weak by authority. So, kung ganon, papasok na ang kalagayan by urgency. Term ng aming kapatid. So, meron siyang tinanggap na message ay yung urgency, yung tinawag kung sinulat ko kanina na out of the ordinary Abranda. Ordinary Abranda. Sino nakarinig kay Gary Patsis niya? Matagal niya na sinabi. Pinakakalala ko siya, si Sir Lee, sinala na mo.
Ano yung ibig sabihin ng hari? Ang Abraham doon yung anak, Abraham. Si Hernandez. Sino nakakalala sa inyo? Complete training. Complete training. Yan ang ibig sabihin ng ordinary Abraham. When we say training, kailangan complete. Kasi pag hindi kompleto, ano mangyari? Kulang-kulang. Hindi na. Ano masusweto ang ating anak? Kaya umabot sa kalimis sa media, yung isa, urgency na. So, yung tinalaga ito kanina, bakit ang Israel, nasa Kadesh na, it's 11 days lang, jump springboard, papuntang Kanaan. What will happen pagkatapos ng Kadesh? Ano nangyari? Diba ang Kadesh, shortcut? Diba, brother, diba? Shortcut yun eh. Pero, brother, bakit mas pinili nila maglongkat? Hindi nila pinili Diyos ang may gusto na maglongkat sila. Marami kasi murmuring eh. Oh, i-share ko na lang. Sige, sa susunod. Sige, share ko na lang sa video. Pero ako, ang stand ko, nilagay sila ng Diyos by boundaries. Dito sila ng galing? Galing ng Egypt. Egypt? At dito ang Kadesh Barnea. At dito sa taas ng Kanaan. It took for 11 days from Egypt then going to ng Kadesh Barnea, then Kanaan, packet. Sir, mamaya, marilito ko, katapos mo. It took 11 days. Pero, hindi siya, pinamagin talaga sila ng Diyos dito sa Kadesh Barnea. At dito mismo ng utos sa Diyos. Iba na baka natin? Dito ng utos na magpalitaw ng 12 spies. Sa lugar ng Kadesh, to spy the land for 40 days. Ama, sudah nyo? Di ba kanina, sinidiscuss kanina? Pinakawalan yung gabing dalawa sa loob ng manman for 40 days. Yung sabi ng sampo, nakita na, kantahan, lalaki ng hindi ang bunaw, milk and honey, at totoo. Pero nakita nila yung mga baby na malalaki, at tao malalaki, mga malalakas. Ang sabi ng sampo, bumalik doon sa congregation, hanggang sarap ka ni Moses. Maganda talaga ito, pero, Hindi natin kaya. Nakakatakot. Ang dalang yung tao. Para lang tayong itaklong. Sabi sa Bible. So, may dalawa na tira. Yan nandun. Pero iba yung dalawa. Joshua and Caleb. Full of courage. Hindi. Oo, totoo. Lahat ng sinabi, totoo. May dala din sila Joshua and Caleb eh. Pero sabi niya, hindi tayo dapat matakot sa kanila. Dapat, ano, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat siya ang nangako na ibibigay sa atin ang lupain niya. Ang gusto ko sabihin, yung Kadesh Barnea, shortcut, papuntang Kanaan. Bakit? Ang tawag doon, awali, sa Bisaya, ano ba? Parang ano na? Late na! At binibigyan na sila ng Diyos ng shortcut. 11 days, nandun na sila. Pero mas pinili nila mag-long cut. Ang long cut, umiikot sila ng wilderness. But the George, Don't cut yun, di ba? Ano yun? Edom, Moabites. So yung inipunta nila, hindi sa Kanaan, wilderness ng Moab, naikot-ikot sila in 40 days. Ano yung signalis? Ano yung significance ng ikot ng wilderness? Long cut. Mas ginusto nilang piliin bago sila makarating doon sa promised land, naikot sila ng matagal within 40 days. Samantalang dito, 11 days lang. Kaya urgency sa atin. Ngayon, ibig sabihin, urgency na tayo ngayon. Sa panahon natin itong huling araw, hirap, mahirap mo na talagang pulituhin ang gusto kung hahabulin mo, no? Takot ko, paano may anak tayong medyo malaki na? Kung kaya pa na mapagawa mo ang training sa kanya, salamat sa Diyos. Pero hindi na lang din. Kung hindi na siya, susunod. Dahil kasi, parang
napabayaan na natin siya, nagkaroon na tayo ng pakukulang, hindi natin nalapat ng mabuti. Yung araw natin, yung mensahe natin, ibig sabihin, hindi mo na siya mahahabol. So, sino yung hahabulin mo? Meron mas bata sa kanila. Tulad sa Israel, hindi na hinabol ng Diyos yung 2 million, 2.5 million, tama? Inubos ng Diyos lahat yun eh. Pero yung anak na lamang na mula 20 years old ang itinira sa pamamagitan ni Joshua and Caleb ang mamumuno para sa kanila. Ibig sabihin sa atin din ngayon, sa henerasyon ito, may pag-asa to. May pag-asa to. Spiritually speaking ha, pinatay lang natin ha, may pag-asa to mga to. Sa promise na. Tayo magula, tayo magatanda. Posible. Pero, 50-50 tayo. Sa mensaheng pinag-uusapan natin, 50-50 tayo. Bakit ko nasabi yan? Pinakita ng Biblia, sinabi ko na kanina, ang Israel, tinanggalan ng kaharian. Ama hindi. Tinanggalan sila. Ang Ephesian Church Age, may ilaw, pinanggalan hindi. Pinanggalan. Pinakayang ilaw. Ang sabi ng Panginoon, repent. Sabi niya, or else I will remove thy candlesticks. Ano yung ilaw? Ano yung ilawan? That is light of the message. Mensahe ng Diyos na dapat nagliliwanag sa buhay ng bawat pamilya. Bawat isa. Okay. Now, we are living in the last days. Ang tanong, sa panahon ng Laodicea, papatayin ba ng Diyos ang liwanag o hindi? Papatayin. Papatayin, di ba? Ang sabi ni Badaban, ha? Yung bilog, dati ay, may ganyan. At ito yung itim. Tama hindi? Mga nagbabasa ng message. Ang liwanag na lang ito. And that is 1963. Tanong, ilang taon na, mula sa panahon ni Badaban, 1963. 63 plus 19. Edad ko, pinanakaw ko, 1963. Kasalukuyan, binubuksan ang selyo. Ako, 1963. Edad taon na, 59 years. Yes. Ngayon, karabi na. So, kung ito ay ganito noong 1965, paliit na ng paliit. Paliit, meron pa. Meron pa, may nandyan pa eh. Na nagsasabi ng katotohanan eh. Paligid na na siya ng paligid. Kaya ang tipo sa Israel, tipo talaga sa atin sa paligid. Bibigyan ko po sa'yo. Sa'yo po kayo. Yung paligid na yan, sa braso na lang ba, George? Sa braso na lang. Nasa Bible ba? Yes. Ang sabi ng Panginoon, yung nauna ay magiging huli. Yung huli ay magiging una. Sa gates ng Bible, diba, may upahan. Sundan niyo to. May upahan na nga pa, George? Yes. Yung upahan, simula ng malaki ang sahod. Ay, mali. Yung unang upahan, sunod na inupahan. Sunod yung mga nakatayo, inupahan. Ang unang inupahan yung... Sino nakakalala niyan? Alam mo, Rabbi Magellan? Naikawa. Yung upahan. Talent. Okay, so talent. Talento. Nasa dulo tayo, di ba? Talent. Nasa 11. Power na tayo ngayon. Sa macho yan. Ngayon, tingnan nyo. 11 hour. Anong ibig sabihin? Kunti na lang ang oras. Tama? So, kunti na lang ang oras. Yung sa Devcon daw, ang pakishare, wag daw yung kailanin. Pero ang laki ng ano pa. Isang oras na lang tayo ngayon. Sa 11 hours. So, tanong. Di ba short time? Ang pinapagawa pa ngayon sa 11 hours, short time. Okay. Comment list ka. Sino nakakalo sa inyo ng talent? Comment list ka naman atin. Yung talent. Mag-recruit pa daw. Di ba? Yung talent sa tulog, isa lang? Isa lang ang sulit. Isa lang, di ba? Pero, yung isang yun na dapat palaguin, pinahon pa niya. Ano yung sabihin? Di ba, tolerated lahat sa dulo? Dulo lahat, di ba? Paano Israel? Sa dulo. Kung paano ang church leaders? Dulo din. So ngayon,
I'm not saying yung young generation ngayon ay ikat ang pinag-uusapan, no? Yung young generation ngayon, it's by your decision. Yan, dyan tayong tinitingnan ng Diyos, dyan tayo titingnan ng Diyos. Para ma-qualify ka na you are part of the young generation. Hindi ito bigat ang pinag-uusapan ngayon. Pero, bagamat may pag-asa pa. Sabi ko, may pag-asa pa mga to. May pag-asa pa yung maliliit. Na ma-ordinary ang tao. Okay? So, makikita natin yung type. At sa huling araw na ito, nalalaman natin sa huling araw, may sinapanahon at makikita natin ang kinds of spirit na kung ito ay matagal na sa Panginoon, dapat yung ating nararamdaman ay hindi pa sa una mong nararamdaman. Sa pag-decision natin, hindi tayo dapat umaatras bagos nakabanti tayo. Kasi ang panahon na pinagbibilangan natin ay napaisin na lang. Brother Diyos, it's a very short. Anong sabi ni Paul? Romans chapter 13 verse 12. The night is far spent. Tama ba yun? Kamali ako ng verse. The yes. Night is far spent. Lubhang lubhang madikit. Gagabi, gabi. Anong war, pastor? Anong war? Far spent, ano na eh. Romans 13:12. Mag-uumaga na yan. Oh. Gabi yan, gabi na yan. Far spent. Ako na gawin. Ha? At the night, far spent. Ang gabi ay totoong malalim. Ang gabi ay malalim. Ay basta sa ano, Tagalog. Ang gabi ay totoong malalim. At ang araw ay basta may. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sanggatan ng kaliwanagan. Pag sinabing sakbat at sanggatan ng kaliwanagan, that's the message of the hour. Hindi yan principle by human principle. Ibig sabihin nyo, sakbat ng liwanag, mensahe po yan. It is the message of the hour. Yan yung pinapibigbit sa atin. Pero ang sabi ni Paul, lubhang malalim na, tama? Malalim na ang gabi. Malalim na ang gabi. Ibig sabihin, paumaga na tayo. Ibig sabihin ng paumaga, yan ay yung paglitaw ni Kristo para sa kanyang nobya. That is rapture. Alam nyo ba, na we are living, nasaan na tayo ngayon? Last 500 years, tama ba? Kailan pa si Luther nag-start? 1,500, tama? 1,500. So that is 1,500. To complete 2,000, minus mo yung 500. Eh, ang panahon ni Luther, 1,500. 1,500, tama? So, ipupuno mo yung 500, magiging 2,000. Na ang prophecy, 2,000. Ano, Brother George? Susan nyo? So, from Luther, kailan yung 1,500? Eh, doon palumitaw yung reformers. Tama? Tapos, 1,800, lumitaw si? Wesley. Wesley. 1,900, Pentecostal. Tama? Mm. So, kailan yung Pentecostal? 1,900. So, 1900. Tama? Azusa Street. Ito, sundan nyo ito. So, yung 500 na yan, kakaunti na lang. So, 15, 17, 18, 19, now we are here, 2022. Gano'n na kaisi yan? Mag-uumaga na. Ibig sabihin,
ang panahon natin ngayon ay napakaliit na lang. At any moment, pwedeng dumating si Kristo. So, sabi nga nun sa parable si Kristo, Matthew chapter 24, 24 verse 30, 24 na ang aabutan ni Kristo nasa paggawa. Tama ba, George? 24, say natin. 42 yata yan. Say natin. 42 yata, 45. Yes. May paghihiwalay dyan. Before servant, yes. 24, 45. Tapat. Sino nga baga ang alipin tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Sambahayan bang sabi? Oo. Oh. Sambahayan. Sambahayan. Ano yung dalang mensahe? Ang sambahayan. Pagkain sa panahon. Grabe. Sa panahon. Latest talaga ng pagkain. 46. Mapalagyaw ang alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang dayon yun kanyang ginagawa. Yung kanyang alipin, madadagdagan niya talaga ng gumagawa siya ng mensahe ng sulat kanyang matagal ba, George? Na maratnan siya gumagawa. Di ba gumagawa siya doon sa mensahe? Sa busan. Mensahe ang dala niya, ang pamilya niya. Faithful and wise servant ang sabi. Ang sabi mo, darap na siya ni Kristo gumagawa. Kaya siya tinawag ng faithful and wise servant. Ang kanyang pagkilos, hindi sa labas. Ang kanyang pagkilos nasa loob ng kanyang tahanan. Kaya pinag-usapan natin ito kanina. Nasa loob ng tahanan. So, yung loob, mapupunta rin sa labas progressively. Yung progressive sa big congregation. Ang sabi? 47. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na sa kanya ay pagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. 48. Natapat ko ang masamang aliping yaon ay magsasabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. Tingnan nyo! Merong masamang alipin sa panahon natin. Muling panahon niya. Eh. Ayaw ko ba? Kasi yung masamang alipin na ang kanyang puso ang sabi magtatagal pa ang panahon. Ang ibig sabihin? Lukewarm yan. Walang paghahanda yan. Delay. Lukewarm. Ayaw ko. Delay kasi sila kay Kristo yung public kami yung makikita. Yung ang sinasabi ko kanina, kung matagal na tayo sa mensahe ng Panginoon, dapat ang puso natin hindi nagbabago. Ang puso natin kung paano mo nakilala si Kristo ng mensahe nito, hindi na nagbabago. Hindi pwedeng naglalamig tayo, hindi pwedeng pinabaluan na natin, hindi pwedeng kalimutan natin at anuman bagay na lalawin natin sa mensahe nito. Hindi pwede. Kailangan lang may PDD. Yes. Laging dapat nag-aapoy ang puso ko. Laging may lalim. Dapat laging hindi ko mapakali na makapag-share ka. May content mo yung mensahe. Diba? So then for the faith which was once delivered to the saints, kung nasa labas ka, kinukumpit mo sa labas ang message. Dapat nag-aapoy tayo. Kasi yung sinabi nito, masamang alipin, hindi ito lasenggero. Hindi ito babaero. Hindi ito sugarero. Hindi sugarero yan. Basta nyo ba dyan? Ang masamang alipin, sabi ba, George? Oh. Masamang alipin, ibig sabihin, may alam yan. May alam to. Yes. At ang alam ito ay another gospel. Ano yung another gospel? Meron siyang sarili. Meron siyang sariling prinsipyo. Meron siyang sariling doktrina. At ang sabi, yung masamang alipin na yon, ang nasa puso, walang paghahanda.
That's the wicked servant. Ano ni? Ba? Ano ba sabi? Verse 49. At magsimulang bubugin ang kanyang mga kapwa lipid at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Bubugin pala niya yung tunay na alipid. Paano mangyayari yan sa atin? Alam ang maranasan mo yan kapag tumayo mo sa mensahe nito. Kawawa tayo. Siraan ka. Bubugin ka ng mga kapwa mo. Manggagataw ka. Na ang puso, walang pag-asa. Kasi bakit? Bakit kanya bubugin? Kasi pinubugin kanya kasi iba yung dala niya. Iba yung prinsipyo yung dala niya. O, oh, babanat-banatan ka ng babanat-banatan, ganyan. Eh, ganyan lang. Takihin ka lang, takihin hanggang sa gustong pahinain ka. At kung sabi ka doon, sa binasa mo, brother, 49, di ba? O, 49. Ano na, tapos ka na doon? O, 50 na. 50? Darating ang Panginoon ng alipin niya o nasa sa araw na hindi niya hinihintay. At oras na hindi niya nalalaman. Yes. 51. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapangibabaw. Doon sa mga ang pagtatangis at pagkagalit ng mga ngipin. There shall be his portion with the hypocrites, and there shall be weeping and gnashing That is tribulation. Hindi yan yung gnashing yung pita sa lake of fire. Hindi yan sa lake of fire. Yung gnashing yung pita, makakaranas siya ng tribulation. Kahirapan. Kaya, ibig sabihin, naiwan ito sa araw ng pag-agaw. At yung pagtapon sa kanya doon sa tribulation, pag-asa yun. May pag-asa pa siya. Kasi, servant eh. Servant eh. Servant ito eh. So, this is a foolish virgin. Sa foolish virgins, in the tribulation, it becomes to be wise before he will die. Papatayin siya na hindi ang condition niya mangmang. Kasi walang mangmang na maliligtas talaga. I don't believe that there is a foolish to be saved. Magiging wise muna sila. Ipukurek muna sila sa malikilang panahiwala. By the two prophets and the anointing of the two prophets, yun ang magkukurek sila ay kapatid. Hallelujah. Siyempre, yun ba lang na-expect sa